Ngayon kaibigan, gusto mo pa bang kumita ng mas malaki pa sa safety net natin na 900,000 naman? Siyempre naman po, 'di ba? Dahil mas maganda naman pong kumita ng walang limit dahil ika nga nila, 'di ba? Alin ang sobra, wag lang kulang, tama po ba? Ngayon, pag-uusapan po natin ang kagandahan ng pagkakaroon ng multiple accounts. Dahil sa negosyong ito, maaari kang gumawa ng diskarte na kung saan maaari kang kumuha ng maraming franchise. Pwedeng 1 account, 3 accounts at ang maximum accounts na maaari nating kunin ay 7 accounts. Ngayon po, ipapaunawa ko po sa inyo ng mabuti ang pagkakaiba ng 1 account, 3 accounts at 7 accounts sa bawat isa. Halimbawa, kapag 1 account ang kinuha nyo, di ba may slots A and B siya na kung saan kapag marami kang mapapasali, wala ka ng choice kundi dito mo lang sila maaaring ilagay sa dalawang slots mo. Ngayon, ipagpalagay natin na dumating ang time na sa dami na ng kagrupo mo, kaya na nila magpasali ng tig 100 accounts sa isang araw. At posible pong mangyari yon. Bakit? Dahil hindi lang naman po ikaw mag-isa ang mag-i-endorse sa iba, tama po ba? So ngayon, 100 accounts po dito sa corporate A mo at 100 accounts din po sa corporate B mo. Di po ba ang pairing bonus natin ay worth 500 pesos? So 100 accounts multiplied by 500 pesos equals to 50,000 pesos. Pero ang safety net lang natin na maaaring ibigay sa atin everyday ay 30,000 pesos per day. So, ang sobra na 20,000 ay mapupunta po siya sa company natin para madagdagan na naman po ulit ang bonus pool natin at para din po sa other expenses ng company natin. Ngayon, ganito naman po ang maaari mong kitain kapag naka 3 accounts ka. Ito po ang first account mo, mayroon po siyang corporate A and corporate B. Di po ba kapag may mapapasali ka or let's say napasali mo si friend 1 mo, di ba dito mo siya maaaring ilagay sa corporate A mo? Ngayon, bago nyo po siya ilagay dyan, advice ko lang po sana sa inyo na mas maganda ikaw po muna yan. So, bali, second account mo na siya. Di ba may slots A and B rin po siya? At dahil direct referral mo yan, automatic may 500 pesos ka kaagad doon na makukuha as direct referral bonus mo. Ngayon, dito po sa corporate B ng first account mo at may napasali ka ulit, or let's say napasali mo rin si friendo mo, di ba maaari mo rin siyang ilagay dito sa corporate B mo ng first account mo? Ngayon, bago nyo po siya ilagay dyan, advice ko lang din po sana ulit sa inyo na mas maganda ikaw rin po muna yan. So, bali, third account mo na siya. Di ba may slots A and B rin siya at dahil direct referral mo din yan, automatic may 500 pesos rin po kayong makukuha dyan as direct referral bonus mo. Plus 500 pesos na pairing bonus. So, sa 3 accounts mo, may return of investment ka kaagad na worth 1,500 pesos. Ngayon, kung mapapansin mo, bali 4 na ang corporation mo. Halimbawa, yung dami na napasali mo sa 1 account mo kanina, i-apply po natin dito ngayon sa 3 accounts mo. So, may 100 accounts ka sa corporate A mo at 100 accounts ka din sa corporate B mo. Ngayon, hatiin po natin sila sa tig 50 at ilalagay po natin sila sa A at B ng second and third account mo. Halimbawa, 50 po dito sa corporate A ng second account mo at 50 rin po dito sa corporate B ng second account mo. Ngayon, ang maaaring kitain ng second account mo ay 500 pesos pairing bonus times 50 accounts, so equals to 25,000 pesos. Yan po ang maaaring kitain ng second account mo. At sa third account mo naman, hatiin din po natin yung 100 accounts na nasa corporate B ng first account mo. Halimbawa, 50 rin po dito sa corporate A ng third account mo at 50 rin po dito sa corporate B ng third account mo. Ngayon, ang maaaring kitain ng third account mo ay 500 pesos pairing bonus times 50 accounts equals to 25,000 pesos din. Yan din po ang maaaring kitain na third account mo. Ngayon, kaibigan, payag ka ba na yung slots A and B na yan mapunta pa sa iba? Siyempre, mas maganda, sa'yo po muna yan o isa sa mga kamag-anak mo, tama po ba? Di ba yung second account and third account mo under ng first account mo, tama po ba? Ngayon, itong 50 accounts mo na nasa corporate A ng second account mo ay magpipair din po siya sa 50 accounts na nasa corporate B na third account mo. Di ba ang pairing bonus niya is equals to 25,000 pesos. Ngayon, ito namang 50 accounts na nasa corporate B ng second account mo ay magpipair din po siya dito sa 50 accounts na nasa corporate A na third account mo. Di po ba ang pairing bonus niya din ay 25,000 pesos din? So, ang total na kinita ng first account mo ay 50,000 pesos. Pero, ang maximum lang na safety net na maaaring ibigay sa'yo, magkano? Di ba 30,000 pesos per day lang? At ang sobra po na 20,000 ay mapupunta na naman po siya sa company natin para kumita na naman po siya at para at the same time, madagdagan na naman po ulit ang bonus pool natin.
So, ang total na kinita mo ay 25,000 pesos mula sa second account mo plus 25,000 pesos mula sa third account mo plus 30,000 pesos mula sa main account mo, sa a total of 80,000 pesos per day. Tanong kaibigan, saan po mas malaki ang kitaan? Sa one account na 30,000 pesos per day lang or sa three accounts na 80,000 pesos per day na kung saan same effort lang din naman ang ginawa mo? Siyempre, doon na po tayo sa malaki, tama po ba? Ngayon kaibigan, kung naniniwala ka talaga sa sarili mo na marami ka talagang mapapasali at kung gusto mo pa talagang kumita ng mas malaki, ang pinaka-advisable po na account na maaari mong kunin ay 7 accounts katulad nito. Bakit po? Dahil magiging time 7 na po lahat ng magiging earnings mo, na kung saan 8 tao lang po ang kailangan mong hanapin para sa 8 corporation mo. At paano kaibigan kung ang 8 napasali mo hindi mo napigilan dumabi? Ibig po sabihin nito, maaari pong kumita lahat ng 7 accounts nyo. Ngayon halimbawa, yung dami na napasali mo sa 1 account at 3 accounts mo kanina, i-apply po natin dito ngayon sa 7 accounts mo, na kung saan may return of investment ka kaagad dito na worth 5,500 pesos. Eh di ba kaibigan, kung uunawain lang po talaga natin ito ng mabuti, mas maganda po talaga ang 7 accounts dahil may return of investment ka kaagad na worth 5,500 pesos as proof of income mo. Dahil sa totoo lang po, mas madali pong magpasali ng ibang prospects kapag may proof of income ka kaagad. Tama po ba? Ngayon, dahil ikaw po ang direct referral ng mga 6 accounts na ito, automatic may tigpa 500 pesos po kayo kaagad dito na direct referral bonus mula sa second account mo, third account mo, fourth account mo, fifth account mo, sixth account mo, and seventh account nyo. Na kung saan, ang second account mo naman, may 500 pesos pairing bonus din po siya, nakikitain mula naman sa pag-pair ng 4th and 5th account mo. And then yung 3rd account mo naman, may 500 pesos din po siya na pairing bonus mula naman po sa pag-pair ng 6 and 7 accounts mo. Eh di ba kaibigan, lahat ng 6 account mo naka-under sa 1st account mo, tama po ba? Ngayon, may additional na tigpa 500 pesos pairing bonus po ulit na kikitain ng 1st account mo mula sa pag-pair ng 2nd and 3rd account mo, 4th and 7th account mo, and 5th and 6th account mo, na kung saan ang return of investment mo kaagad, a total of 5,500 pesos. Ngayon, halimbawa, hatiin po natin lahat ng 200 accounts mo kanina na mula sa 1st account mo at i-distribute po natin dito sa 8 corporations ng 7 accounts mo. Ngayon, balitig di 25 accounts po silang lahat, bawat corporation mo, kung saan nagtototal din po siya ng 200 accounts. Ngayon, ang maaaring kitain ng 4th account mo sa pag-pair ng corporate A and B ng 4th account mo is 500 pesos pairing bonus times 25 accounts, so equals to 12,500 pesos. Ganon din po ang maaaring kitain sa pag-pair ng 5th, 6th, and 7th account nyo. So, a total na kinita mo sa 3rd level mo is 50,000 pesos. Eh, di ba kaibigan, ang 4th and 5th account nyo ay under din po siya ng 2nd account nyo? Tama po ba? Ngayon, may kikitain din po yung 2nd account nyo na pairing bonus mula sa pag-pair ng corporate A ng 4th account mo sa corporate B ng 5th account mo. So, a total of 12,500 pesos. Ganon din po sa pag-pair ng corporate B ng 4th account mo sa corporate A ng 5th account mo. So, a total of 12,500 pesos din. Ganon din po ang mangyayari sa 3rd account mo. Bali, kikita din po siya mula sa pag-pair ng corporate A ng 6th account mo sa corporate B ng 7th account mo. So, a total of 12,500 pesos din. Plus, 12,500 pesos ulit mula sa pag-pair ng corporate B ng 6th account mo sa corporate A ng 7th account mo. So, ang total na kinita ng 2nd level mo is 50,000 pesos. Eh, di ba kaibigan, lahat ng 6 accounts mo under ng 1st account mo, tama po ba? Ngayon, ang maaari namang kitain ng 1st account mo sa mga pairing bonus ng ibang corporations mo ay ito. Ngayon, yung corporate A ng 4th account mo ay magpipair po siya sa corporate B ng 7th account mo. So, a total of 12,500 pesos. And then, itong corporate B ng 4th account mo ay magpipair din po siya sa corporate A ng 7th account mo. Then, a total of 12,500 pesos din, pairing bonus. Eh, di ba kaibigan, itong corporate A ng 5th account mo ay magpipair din po siya sa corporate B ng 6th account mo. So, a total of 12,500 pesos din. Tama po ba? And then lastly, na pairing bonus is, itong corporate B ng 5th account mo ay magpipair din po siya sa corporate A ng 6th account mo. So, a total of 12,500 pesos din. Ngayon, ang total na kinita ng 1st account mo is 50,000 pesos.
Pero kaibigan, magkano po ulit ang safety net everyday ng every account mo? Di po ba 30,000 per day lang? And then, ang 20,000 pesos na sobra ay mapupunta na naman po ulit siya sa company natin para sa other expenses ng company natin at para madagdagan na naman po ang bonus pool natin. Ngayon, ang total na kinita ng 7 accounts mo ay 130,000 pesos sa isang araw. Ngayon kaibigan, ganito po ang kagandahan ng pagkakaroon ng multiple accounts. So ngayon kaibigan, payag po ba kayo na ibigay pa sa iba ang ibang slots ng corporation nyo instead sa iyo sa kamag-anak mo? Ngayon, nasa sa iyo na po ang desisyon. Ngayon kaibigan, kapag naniniwala ka na marami ka talagang mapapasali, kaibigan, go for multiple accounts. Pero kapag nagdududa ka rin sa iyong kakayahan, okay na po sa iyo ang one account. Pero kaibigan, baka naisip mo, baka maaari namang magdagdag ng accounts. Maaari po talaga yon. Pero kapag dumami na bigla mga naging kagrupo mo, ngayon, doon na po kayo magdudugtong ng another account nyo sa kaduluduluhan ng mga napasali nyo. Kaibigan, payag po ba kayo nun na downline kanila? Siyempre, iba na rin po kapag nasa taas ka na, tama po ba? So kaibigan, dyan po nagtatapos ang explanation natin tungkol sa kagandahan ng pagkakaroon ng multiple accounts. So guys, sa mga gusto pong malaman ng updates ng team ko o update tungkol sa akin, add nyo lang po ako sa Facebook. At guys, sa mga kakasimula pa lang sa negosyong ito, ito lang po ang masasabi ko. Sana huwag po muna natin madaliin ang kitaan. Dapat mag-build po muna tayo ng pipeline natin para sa ikakatagumpay natin sa kahit ano pa mang larangan ng negosyo. Ibig sabihin, gagawa ka muna ng magandang plano para maganda rin po ang resulta. Tama po ba? Ngayon, ang unang-una po na dapat natin gawin ay pag-aralan muna natin ng mabuti ang negosyo. Technical ng company, everything about company, how to approach people, how to invite, how to do prospecting, at marami pa pong iba na kung saan sa negosyong ito dapat full of knowledge ka para hindi ka mapapahiya sa lahat ng makakausap mo. At dapat lagi mo ring isipin na walang second chance. Dahil sa negosyong ito, malabo kang sumablay kapag meron kang alam. So guys, ingat po kayo lagi. Good luck po sa business venture natin and God bless us po.